Yan po mga kapuso, bumaba ang puso ng pagmamahay. Dati po hindi naman ganyan. Napanaginipa ako po eh. Hi mga kawayer, this is Ella Radisson and welcome to my vlog! It's a rainy, rainy vlog mga kawayer. Ayun na nga po, madaling araw po ngayon. Hindi kami makatulog. Simula po alas 12 sa sobrang lakas ng hangin. Nakakatakot, makalipa rin po namin. At eto na nga, ang matindi. Baka-baka na dito. Walang kuryente, ang init, tapos bahang-baha na dito sa amin. My God, kaya di kami makatulog. Kasi baka may magitseng, maglakad, madulas, mabagok. Boom! Boom! Alam mo na ang kasunod, di ba? So, ayan, kami ay awake na awake at naglilimas po dito. Siyempre, tayo naman ay wala pong karapatan na magreklamo dahil meron pang mas matindi po yung pinagdadaanan ngayon. Kaya, kung nasan man po kayo, stay safe po, mag-ingat po ang lahat. Yes po. Ayan na nga ang mga batsa. Medyo humina na ulan, pero dito, tagas ng tagas yung ulan dyan kanina mula dun sa hagdan. Ayun na iniingatan namin. Na, yan po. Iniingatan namin na may madulas sa amin. Kasi rumaragasa yung tubig dyan. Ayan. Kita nyo yan. Grabe siya. Ayan, napupuno na. Dito kasi, kaya bumabaha. Dito nang gagaling ang mga tubig sa bintana. Lumulusot dyan po. Lahat ng bintana, ganyan. Check natin. Oh my God! Ayan na din sa kwarto. Basang-basa na yung mga kutsyon. Lah! Ayan na nga. Buto din sa banyo. Tumutulo dito. Ang daming tumutulo talaga dito sa lahat. Ito ang aming safe area sa aming kwarto. Pero dito may umaano din dyan eh. Ayun no? Oh no! Kailangan limasin ang limasin. Diyos ko po. Ngayon lang bumaha ng ganito dito. Nakakailang ulan na. Yung hangin kasi sobrang lakas. Ganito lang mahirap na. What more yung mga bahang-baha pa, di ba? So, wala tayong karapatan magreklamo kung na-experience natin yung ganito. Sila mama nga din, binaha na din daw po sila sa ospital, sa room nila. Kasi yung bintana, pinapasukan din ng tubig. Niisip ko pa naman si mama, sabi ko kung nandito yun, maiinis sigurado yun. Doon din pala sa ospital, binabaha din sila. Oh, no. Sobrang lakas ng ulan. Nag-umpisa ng alas 11, hindi na tumigil. Tapos nagising ako. Kala ko kasi alas 5 na kasi sa cellphone ko, alas 5 na. Sa kanila, alas 3 pa lang pala. Nakalimutan ko palang ibalik sa dati kasi nandadaya ako sa Candy Crush. Sineset ko yung time ng advance para magkabuhay ulit ako. Yan ang lakas ng ulan, grabe. Nung bata pa kami, pag gantong umuulan na, ang lakas-lakas ng ulan, ang lakas-lakas ng hangin, parang yayakap ka lang sa mama mo, mawawala na yung takot mo, no? Ngayon na nanay ka na, alam mo yung pakiramdam na mo ganun, kaya pagka ganito umuulan, pinayakap ko din yung mga anak ko. Lalo na si Adam, napaka matatakotin. Hindi rin makatulog kanina, natatakot sa hangin. Sana last na pong bagyo na to. Grabe. So yan mga ka-warrior. Sobrang lakas pa rin na ulan, mag-aalas 5 na.
Grabe, te. Ang hirap matulog ng ganito, di ba? Yung alam mo na umuulan, ang lakas-lakas ng hangin. Di makampante talaga yung utak ko. Kanina pa ako inaantok. Pag pag pumipikit yung mata ko, tapos narinig ko yung hangin. Ay, Diyos ko, day. Napapabangon ako. Tapos maririnig mo pa yung text ng, ano, NDMRC ba yun? Bigla. Maganin eh, nakaka-nervous, diba? So, dito pala sa Bulacan ay orange. Orange alert. Yun. Kaya sobrang lakas ng hangin at ulan. Actually, kung hindi sa lakas ng hangin, hindi naman sana magpapasok yung tubig sa amin. Yun nga dahil sa akin, for the first time lang po ito sa mga nagdaang bagyo. Kay Rolly, hindi po nagkaganito. Tanging kay Ulises lang dahil sa dalang hangin ni Ulises. Diyos ko, day. Sana po, safe po ang lahat. Kanina pa ako nagdadasal na sana ligtas ang lahat. Diyos ko po, nakakatakot kasi. Hirap pa naman ngayon. Grabe na ako. Ano yung malunggoy? Nagkatumba. Magawa pa naman ako malunggoy powder. Ano ko, Ilona? Ayan, ang baho. Ang baho? Ito yung baho. Ang basan ba yan? Bahay ng pinsang ko, inanod dito. Pagkita mo na yan. Masasabi mo sa... Basta dyan. Bahana kami. Bahana. Lumog na ilalim mo. Nakakatakot yung tubig mo. Sa ating mga pagdado. Yan, dito po ang bahay ng lola ko. Pasensya na po sa Marshon. Panty. May panty din pong nakuha. May panty. Sasoli pa ba natin yun? Ayun na. Ayun yung aso natin. Ayun bang ako? Ayun. Ano pa ang mga nakuha nyo dyan? Bangka, papa. Ganyan. Tsaka mga tayo. Bangka. Papa. Tsaka unggoy na malaki. Ito. Mahali na ano. Tsaka unggoy na malaki. Malaki yung unggoy. Ayun. Bami. Pigeon. Ngoy! Oh, kaway na lang siya, ngoy! Stop ko na. Ito yung bayaw ko, marami yung buhaya. Ito na. Ito yun, na ano? Saan ba? Hindi ko matapakan. Ano? Ayan, baka mo. Ayan, ayan, ayan.
Yan po yung bahay ng pinsan ko pinasok. Grabe, nakakatakot. Ayan yung tubig, oh. Ngayon lang po ulit bumaha ng ganyan dito sa Plaridel. Ayan, ang tubig. Isko po. Nakakadurog ng puso ang ganitong sitwasyon na makikita mo sa iyong bayan. Hagupit ng kalikasan, mahirap iwasan. Mahirap magsimula, mahirap bumangon sa ganitong sitwasyon na hindi mo inaasahan. Pero maniwala tayo na may Panginoon na hindi tayo pababayaan. Kung nasaan ka man at ligtas ka, magpasalamat tayo sa binigay niyang pagkakataon para sa bagong pag-asa. Maniwala ka na walang imposible. Babangon tayo, babangon tayo.